Kumakalat na rin sa social media yung mga sinabi. Ang isa ho dyan ay yung tungkol daw sa West Philippine Sea. Nawala na raw siyang magagawa. Wala ka pala magagawa, di doon natin ibigay sa may magagawa. Ganun kasimple lang yun eh. Iyan ang sinasabi, wala na ho eh, mga kaibigan, itong bansa natin eh. Tignan ninyo, sasabihin lang pala ron, eh, hindi na raw, wala raw siyang magagawa sa ano, West Philippine Sea laban sa China. Eh, wala ka pala magagawa, di bigay natin sa may magagawa. Ganun lang kasimple yun eh, di ba? Eh mag-resign na tayo. Eh bakit ho, mga kaibigan? Abay, iba na usapan dito eh. Ha? Bansa na ho ito at saka mamamayan na ito eh. Sasakupin na tayo ng China eh. Ah, mga, sakup na tayo ng China eh. Mga kaibigan eh. Binibigyan na lang nila ng katwiran eh. Na para, kuano eh. Para hindi masabi ng taong bayan na inamin nilang ibinenta na tayo sa China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Lana, mga kaibigan, alam mo ninyo, West Philippine Sea, yung ibang bansa may ginagawa eh. Tapos sasabihin natin, wala kang magagawa. Anong klaseng presidente yan, mga kaibigan? At saka anong klaseng Armed Forces of the Philippines meron tayo? Isipin ninyo, yan ba paninindigan ng Armed Forces of the Philippines ba? Sinasabi ba ng presidente ngayon eh? Yan pa rin ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines? Masama po yan, mga kaibigan. Pero nung kamakailan lang eh, merong statement itong si Delphine Lorenzana, di ba? Yung secretary ng Department of National Defense. Mga kaibigan, na taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte. Dapat i-assert. Kasi lagi kinukumbinsi tayo na kapag ka nag-assert ang ating gobyerno para dun sa ating teritoryo, mga kaibigan, ang katumbas na para sa kanya, binibilog ang ulo natin eh. Pinalilitaw niya, gegerahin tayo ng China. Teka muna, ba't kami gegerahin ng China? Ikaw lang itong nagkukumit dun sa China eh. Ewan ko kung totoong may sinabi na naman patungkol dun sa pakiusap daw niya yata sa China na kung sakasakaling makaimbento na at available na ang bakuna para sa COVID-19, unahin tayo. Para nakita kong wording, sayo ko kung lalabas bukas ito sa balita, hindi ko nga kasi napanood eh. Ang nababasa lang natin, yung mga post sa social media, mga teaser lang, hindi kumpleto yung detalye. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin napanood eh. Hindi ko napanood eh. At ayokong panoorin, mga kaibigan. Kahit hindi ho ako manghuhula, parang nahulaan ko na eh. Na hindi, walang sasabihing maganda eh, matino. Mga kaibigan, ba't ko panoorin? Di ba? Ngayon, yung kinukondisyon ng isip natin, bakit yung Indonesia, bakit yung Vietnam, bakit yung ibang bansa? Tumitindig sila. Hindi para makipaggera, kung hindi igiit, i-assert yung kanilang kasarinlan, mga kaibigan. At ang masama, ang nagigiit sa kasarinlan natin, sila. Yung mga bansa rin na yan, na hindi nila tinatanggap yung ginagawang yan
na pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Sipin ninyo, atin ayaw tanggapin. Aba eh, mga leader nila ang tumatayo. Hindi ba may mga instance pa nga na yung ibang bansa eh pinalulubog yung barko nila. Oh, katulad ng Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan eh naninindigan na hindi sila papayag na bababuyin yung kanilang teritoryo. At kapag ka nasa mga territorial waters ng kanilang mga bansa, eh tinataboy nila ang China. Ipinakikita, eh tayo, mga kaibigan, dahil sa utos ng presidente, ganon, papayag ang Armed Forces of the Philippines natin, ang Department of National Defense. Abay, tandaan ninyo, ang sinumpaan po ng military, mga kaibigan, eh maliwanag kung ano lang yung legal orders. Ayun lang ang dapat nilang sundin. Sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Eh, hirap dito sa ating Pangulo, mga kaibigan. Pagdating sa kapwa niya Pilipino, napakabangis, napakalupit, mga kaibigan. Eh, pero dun sa pagtupad ng kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang ating bansa, abay, wala raw siyang magagawa, mga kaibigan. Paano masabi? Isipin ninyo yan. Wala raw siyang magagawa, ha, sa China. Di ba kinukumbinsi ang Pilipino? Wala tayong magagawa dyan. Kinukumbinsi tayo na yumuko sa China. Yan ang ginagawa nila sa atin. Sa pilitan, mga kaibigan. Ha? Na ang gusto nila, lahat ng gusto ng inchik na mangyari dito sa Pilipinas, hindi pa nga nila official na nadideklarang, mga kaibigan eh, sinasakop na tayo eh. O isipin ninyo, ha? Eh lahat ng kanilang nais gawin dito sa ating bansa ay ginagawa na nila na para bang tayo eh ano nila, yung administrative region kamukha ng Hong Kong. O di ba meron daw batas, ewan ko kung ipapatupad yan dito. Ha? Kaya siguro minamadali nila yung mga mapanikil na batas. Katulad nung ipinasa nilang anti-terror bill. At meron pang isa ngayon, yung death penalty. Kanina nyo ipapataw yan sa mga Pilipino? Para ano? Ha? Para magawa ng China yung lahat ng gusto nila rito sa Pilipinas? Para tayo maisailalim sa kapangyarihan ng China? Mga kaibigan, eh kung ikaw wala kang magagawa, maraming Pilipino ang handang lumaban. Kung ang military duwag, hindi na rin makakalaban. Marami pang Pilipino. Sabi ko sa inyo, ito ah, ang mga ambayani, mga kaibigan, hindi ano yan, hindi ginagawa yan. Kusang yan ay lumalabas, mga kaibigan, sa tamang panahon. Nasisiguro natin, ha, na merong mga Pilipino ang nakahandang lumabang kung kinakailangan. Ha? Eh wala na eh. Wala nang ano to, yung mga accountability nitong mga taong ito, wala na eh. O katulad ng ating Armed Forces of the Philippines. Alam nilang mali ang ginagawa ng China. Aba eh, hindi ba dapat eh gampanan nila yung kanilang trabaho?
Hindi nila ginagawa. Bakit? Sapagkat ayaw ng presidente, ganun ba? Aba, nanumpa kayo. Isa sa mga sinumpaan ng militar ay ipagtanggol ang ating bansa. Pangalawa, susunod lamang kayo. Ang mga sundalo ay dapat lamang sumunod sa legal na utos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Wala na ho. Isa lang ang nalalabing dito sa Pilipino, sa mga Pilipino. Tumindig tayo laban sa Incheck. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo papayag. Hindi tayo pasasakop. Hindi natin isusuko ang pinaghirapan. Ang demokrasyang pinaghirapan, ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga bayani mula pa kina Dr. Jose Rizal. Di ba? Yan ang dapat ninyong maging paninindigan ng isang, alam mo ha, Incheck tayo ng Incheck, laban sa Incheck. Ang tinutukoy natin, yung Incheck na mga dumayo ngayon dito, dumagsa ngayon dito, galing sa mainland China, na walang karapatan tumuntong sa Pilipinas. Binigyan nila ng karapatang tumuntong dito sa Pilipinas. Simulat sa poll, ang mga taga mainland China, walang karapatang tumuntong sa Pilipinas kung wala silang visa galing sa embassy o konsulada natin sa China. Kung wala, hindi sila makakapasok. At makapasok man sila rito, hanggang 3 araw lang. Kahit may visa sila, eh mahirap kumuha ng visa para makapasok dito. Ano ginawa nitong kasalukuyang administrasyon? Abay, pinapasok. Gumawa ng department order. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng tinatawag na visa upon arrival. Sipin mo, pagkatapos pumapayag tayo, ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika, US citizen, Pilipino rin yun. Eh hindi sila ngayon pinapayagang makapasok dito. Yan ay utos ng China yan eh. Di ba? Kasi kalaban nila yung Amerika eh. Pinatutupad ng Pilipinas yung utos ng Amerika. Huwag papasukin ng mga Pilipino. Maliban na kung merong Philippine passport. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, hindi ka pa papasukin. Utos ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan. Eh utos hari na ito eh. Sipin mo, takot na takot sa China, di ba? Bakit? Eh siyempre hawak sa leeg eh. Yun yung sinasabi ni Secretary Pompeo sa kanyang talumpati sa harap ng mga governor sa Amerika. Lahat ng state governors. Sabi niya, mag-iingat kayo sa pakikitungo sa mga Incheck. Sapagkat kayo, kung tumatanggap kayo, nakalista na kayo. Meron na silang listahan ng mga politikong tumatanggap, cooperative sa kanila. Inaakala ng mga Incheck, kita mo ngayon na nangyayari. Tinutugis na ng Amerika yung mga konsulado ng China sa buong Amerika.
Hindi lang yung sa Houston. Yung sa Houston, akalain mo. Pagkatapos ipagutos ni Presidente Trump na isara within 72 hours, immediately, sinunog nila ng mga incheck. Bakit? Nandun na mga ebidensya sa ginagawa nilang paniniktik sa Amerika. Gumante ang China. Pinasara din yung nasa kanila sa Hubei, yung konsulado ng Amerika. Nagsunog ba Amerika ng dokumento? Ngayon, marami nang hinuli ron. Nagpapanggap na estudyante, yung pala, membro ng People's Liberation Army ng China. Nahuli na, babae. Mga kaibigan, nagnanakaw ng mga impormasyon, naniniktik sila. Nagpapanggap na estudyante, pumupunta sa Amerika, nagpapanggap na media. Oh, nagtatayo pa ng mga periodiko, pero ang nagpipinance ang Chinese government, Communist China. Mga kaibigan, kaya ngayon, yung iba pang mga hinahanap nilang spy, mga tiktik, pinaniniwalang nagtatago sa mga konsulado. Di ba parang nabasa ko eh, meron silang hinahanap, nagtago sa ano? Sa konsulado. Kasi hindi mo pwedeng ulihin eh. Dahil yung konsulado, teritoryo nila yun, nung bansang may konsulado. Katulad yung kinukwento ko sa inyo, si Erap, hindi makatuntong sa US Embassy. Di ba? Kasi pag tumuntong siya, teritoryo ng Amerika yun. Dadamputin siya ron. Pwede ka nang damputin. Si Eli Soriano, wanted dito, di ba, sa Pilipinas. Si Bad Eli Cuyucot Soriano, si Bex, nagtatago sa Brazil. Ang ginawa nito mga to, kinukurap yung ambassador doon, yung babae na ambassador natin doon. Walang yari eh, yung babae, matakaw din sa pera. Mga kaibigan eh. So, kinakaibigan nila, in-expose ko yan eh, sa dyaryo. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Mga kaibigan eh, Ambassador Mauro yata yun, apelyido ng babae. Eh siguro, hindi alam nung ambassador, wanted dito sa Pilipinas. Si Eli Soriano. Fugitive yan. Pag siya, tumuntong siya sa Philippine Embassy o Consulate, pwede na siyang arestuin. Itawag sa Interpol. At arestado na siya para ma-deport. Pero pag lumabas siya ron, hindi siya pwedeng ulihin. Bakit? Wala tayong extradition treaty ron sa Brazil. Pero dito, sa kaso, ito nga, katulad nun, sa Amerika, nagtago sa konsulado, hindi siya mahuli, yung mga incheck na espiya. Doon sila, tinatago sila ng mga kwa nila, diplomat nila. Hindi sila pwedeng ulihin. Kasi, considered teritoryo yun ng China. Ganon din tayo, yung embassy natin, kahit saan, teritoryo natin yun. Natatawa ako nung araw eh, yung Philippine embassy natin sa Tokyo, tarantado mga nandiyang mga labor attaché, consul general, puro walang ya, mga magnanakaw. Merong isang pagkakataon, ni-raid ng mga pulis yung opisina ng isang opisyal ng embassy ron. Mga kaibigan, sa Japan ito. Hindi nila maipamalita. Alam niyo kung bakit? Lalabas ang katotohanan eh. Di ba? Hinuli sila, ni-raid yung opisina. Pero meron silang diplomatic immunity, di ba?
meron silang mga pinepeki ron. Kaya sila ni raid ng Tokyo Police. Natatandaan ko pa yan. Panahon niya ni Cory nangyari. Mga kaibigan. Eh, siyempre, alam niyo naman tayo, matagal tayo dyan sa Japan. Di ba? Eh, kahit papano, may mga kakilala tayo dyan. Oh, na napagkukunan natin ng impormasyon. Kaya ka merong natututunan, may impormasyon ka nakukuha. Itong mga nagsisipagsalitaan ngayon sa Facebook, lalo na yung mga troll, wala naman natutunan yan eh. Ano sasabihin niyan? Yung sinasabi niya, mga basura yan. Na hindi na dapat pinagbibigyan ng pagkakataon niya. I-block mo ka agad yan. Yan ang tamang gagawin nyo. Yan ang isa sa gawin ninyong practice ngayon. Block lang ng block. Ako kahit hindi nagko-comment sa akin, nakita ko halimbawa, meron nag-post ng, kanina lang ang dami, yung GMA7, pinost nila yung, hindi raw niya maintindihan, kundi mo raw maintindihan, sabi raw ni Presidente Duterte sa zona niya, kundi nyo ako, kayo, hindi nyo ako maintindihan, ito sinasabi ko, eh ako mismo, hindi ko naintindihan eh. Ba't nag-zona ka pa? Ginagawa mong biro yan? Ha? Ito ba panahon ng pagbibiro? Mga kaibigan, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa laki ng problema ng Pilipinas, kaya kita nyo pa, banjing-banjing na lang. Bakit? Wala na eh. Ano pa gagawin lang sa Pilipinas eh? Ang pwede lang nilang gawin dito kung ano yung gusto ng China. Ang nagpapatakbo na practically ng China, ng Pilipinas, China! Mga kaibigan, ito ang nakaupong presidente, ano na lang ito? Ceremonial. Mga kaibigan, masabi lang may presidente Pilipinas. Oh. Kaya wala na lang eh. COVID? Diba, bahala kayong dumami yan. Diba? At dumadami ba? O higpitan. Kailan natin luluwagan? Eh, pa kailan niya maisip? Gusto niyo ba luwagan? O luwagan? Higpitan? O higpitan natin. Diba? Wala lang. Wala lang. Pero yung solusyon, nasan? Nasa paghihigpit, pagluluwag ba yon? Mga kaibigan, yun lang ba solusyon? Paano mo gagamutin yung positive? Eh wala naman kayong testing. Di ba? Paano mo malalaman? Pag kinulong mo, hindi mo alam na nakakulong din yung mga kwan, yung mga positive. Pag niluwagan mo, lalabas yun. Di ba? Anak ka ng hayop na buhay ito, mga kaibigan. Oh. Bansa pa ba ito? Ha? Smar Yosef. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapit Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapit Fire. Wala na mga kaibigan. Kaya pakuya-kuya-kuya na lang eh. Kung kailan maisipang kwan, lalabas sa TV, hating gabi. Kukumpetensya yun pa yung programa ko eh. Gusto pa akong agawan ng views eh. Mga kaibigan, sasabay pa sa programa ko eh. Oh, mag-a-announce lang naman. Oh. Higpitan! Yan. Luwagan! Yan po mga kaibigan. Dapat kayo pa magpasikip eh. Pasikip na kayo ng tornilyo ba? Maluluwag na yan eh. Mga kaibigan, babatiin ko lang si Father Joseph Fidel Rura, ang kura paroko ng Malolos Cathedral sa Malolos, Bulacan. Nakikinig daw po sa atin. Well Salaw ay magbe-birthday ang anak niya bukas. Binabati natin.
birthday ni Arkin Medalla Salyao, anak ni Well Salyao, ha? Binabati natin siya sa kanyang kaarawan at dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Unahin ko munang batiin yung ating mga katropang Lapid Fire, sina Arlene at Mon Barrias sa Amsterdam. Sa Italy po si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan si Jorge Beichong. At syempre huwag pong kalilimutan kung kayo'y nagbabalak-balak at nagpaplano na ngayon pa lang, saan man kayong panig ng mundo na ron at nagpaplano kayo mamasyal sa Japan, ba eh, kontakin lang ninyo Roy Japan Tour, ha? O, pati mga sasakyang magagamit, ha? Available ho yan. Kung pinaplano nyo na ngayon, yan ang kontakin nyo. Maiikot ninyo ang Japan nang hindi kayo maihilo, ha? Binabati natin sina Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana De Los Santos, Jundi Valencia, Kaani Flormata Saludes at Kaenyang Mina, June Gases, original vocalist ng bandang Abracadabra, nasa Guam po si June. At si ano, Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na pawang mga musician, no? Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng